guys, for today's video, ano ang nakikita nyo? Ayan ang mga ingredient natin ngayon, ang snowbird, itong lemon, at itong aluya. So, ano kayang gagawin ko? Welcome back na po sa akong YouTube channel. Ako na po ni si Madeline Archaga, ang inyong higala. So guys, for today's video ay ang gagawin natin ngayon ay gagawin natin. So yan guys, nakikita nyo ang ingredients sa aking harapan, itong snowbird, lemon, at ang luya. So ang gagawin natin ngayon guys ay gagawa tayo ng inumin or tea para sa ating ubo. So actually guys, ginawa ko to after kong ma-confirm at after kong nalaman na very effective po siya, mga jay. Hindi ko to siya ginawa dahil trinay ko, kundi ginawa ko to siya ulit. Ayan, pangalawang beses ko na tong ginawa guys, kasi nalaman ko talaga, as in na-observe ko na totoong totoo siya guys, as in legit effective po ito para sa mga taong may ubo. Diba ngayon guys, nauso na yung ubo at sipon dahil sa ating mainit na panahon. So ito na yung remedy natin guys, hindi lang to remedy kundi gamot po to siya guys. Ayan, gamot po para sa mga taong hindi mahilig sa mga medisina, hindi mahilig sa mga doktor, kasi guys, alam nyo guys, sa aking sarili, yung ano ko guys, yung katawan ko ay hindi po talaga ako sanay sa doktor, at hindi ko talaga sinanay ang aking katawan sa doktor, kasi mula nung bata pa ako, nung ano naglumaki akong walang doktor, hindi ko kilalang doktor, kasi yung magulang ko, yung nanay ko, hindi po siya mahilig sa doktor nung unang panahon pa, yung mga sinaunang panahon guys, yung mga karaan kung sa Bisaya pa, hindi po uso ang mga doktor-doktor na yan. Hindi tulad ngayon na isang isang kimbot lang, kunting naramdaman, kunting may hindi maganda sa katawan, dumiretso ka agad sa doktor. Pero yung nanay ko guys, hindi po kilala ang doktor. Yes, totoo po yan. So ngayon guys, ito yung ginawa ko. Ay, medyo natakot na ako sa ubo. Ilang days ko na itong iniinda at sobrang sakit na ng lalamunan ko, na namamaos na ako, at dahil sa ubo na ito guys, ayaw ko talaga mag-take o uminom ng medisina guys, dahil talagang takot na ako sa medisina guys, kasi ang medisina na yan, meron po siyang side effects sa ating mga katawan. Di tulad ng gagawin natin ngayon na inumin o tea, na wala po siyang side effect dahil herbal po siya, mga jay. It's herbal. Alam nyo guys, unang-una na maapektuhan sa mga medisina na yan is yung kidney po natin. Kapag uminom po tayo ng inumin ng mga medisina, madali pong masira ang ating mga kidney. Kaya payo ko po sa inyo na huwag nyong ugaliin ang pag-inom ng mga medisina kung kaya naman ng mga herbal. Why not? Pork nut, diba? Hindi pa masakit sa bulsa, di pa tayo makagastos, wala pang side effect. Oh. Alam nyo guys, pati anak ko, di yan sanay sa medisina na yan. Kapag nilalagnat siya, lagi kong nilalaga ay ang lagundi or tawa-tawa. Asawa ng Diyos na iibsa naman at tumagaling naman siya guys sa mga ganon. Kapag may ubo siya, laging lagundi, or kapag hindi effect sa kanya yung ano lagundi, ay naglalaga din ako ng kalabo. So ayan, sa awa ng Diyos guys, gumagaling talaga yung anak ko sa mga medisina na herbal. Sa mga herbal lang siya guys. Kasi yung mga biyanan ko guys, mahilig din sila sa herbal. Pero yung biyanan ko na lalaki guys, kaya naging takot din ako sa mga medisina na yan, kasi meron po siyang arthritis or rayuma. So kapag nirarayuma siya, na ano yung rayuma niya, umiinom ka agad siya ng medisina. So yun, nung una, wala po siyang naramdaman, walang mga sintomas na mayroon po siyang kidney. Nung na-admit siya guys, nilalagnat siya, parang diritsahan nung nalaman namin na ano na pala, sirang-sira na yung kidney niya. Pero hindi po siya nakasurvive guys, kasi sabi ng doktor na
i-ano po siya, i- yung magpa-dialysis, pero hindi po siya na-dialysis dahil that time ay nawala po siya. Kaya yun, natakot na talaga ako guys sa mga medisina na yan. Yan po ang isa sa mga dahilan na ayaw ko po talagang mag-take ng medisina. Hindi naman sa... hindi pa ako nakainom ng medisina. Siyempre, umiinom din ako ng medisina, guys. Pero, yung bang lagi ka nalang umiinom ng medisina, yung una ko talagang ginagawa, guys, is herbal. Pero kung mayroong tulad ng sakit ng ulo, yung mga naramdaman ko, siyempre, umiinom din ako ng medisina, guys. Pero hindi talaga lagi, hindi po lagi. Yung una ko, yung priority kong inumin kapag may mga naramdaman ako, unang-una, herbal po, guys. Pero, siyempre, meron din kunting mga medisina, pero hindi talaga as in na umiinom talaga ng medisina. Tsaka alam nyo guys, yung napansin ko sa mga batang laging nasa doktor or makunting naramdaman dinadala sa doktor or sanay sa doktor, madali po silang magkasakit kaysa mga bata na sanay sa medisina. Mas matagal po silang magkasakit. Yun yung napansin ko sa mga kapitbahay ko guys. Kasi may kapitbahay ako na kunting ano lang sa anak niya, doktor kaagad. Lagi yun guys, as in, maiiyak yung buwan na hindi yan nadala sa doktor. Pero yung isang kapitbahay ko na herbal-herbal lang, wala. Hindi siya laging nagkakasakit. At saka, bihira lang magkasakit yung bata. Ganun. Kaya mga jay, kayo dyan na nakapanood sa video na ito, try niyong gawin ang inumin na ito para sa ubo at sipon. Mabisa po itong gawing inumin. Uminom ka po ng every now and then. Every now and then po ang pag-inom para sa inumin na ito or tea na ito para sa mga bata na di kaya ang asim at ang hang, pwede po siya lagyan ng asukal kasi medyo maasim po siya dahil po sa lemon at saka medyo maanghang din siya dahil sa luya. Pwede nyo lagyan ng lagyan ng asukal, pero kayang-kaya naman guys inumin para sa mga malalaking tao o diba? Pero yung mga bata na hindi kaya, pwede nyo rin lagyan ng asukal o ayan. Kapag nakarating ka sa video na ito dito sa portion na ito, ibig sabihin ay nagustuhan mo po ang aking video. So ano pang hinihintay mo? Gura na, gawin mo na ito. Kumuha ka ng 5 piraso po ng snowbird at 1 piraso ng lemon at ang 5 pisong luya. Pakuluan mo siyempre, balatan mo muna yung luya, tapos hugasan. After mo hugasan ay i-slice mo po siya, tapos pag na-slice mo na, pakuluan mo ng 10 to 15 minutes ang luya, tapos ilagay ang lemon. Ipiga po siya guys sa nilagang luya. Pigaan mo po yung nilagang luya mo. After 10 to 15 minutes, ipiga mo yung lemon doon. Pagkatapos ay ilagay din yung snowbird habang hinahalo-halo mo guys ang snowbird. Siyempre mainit yun ay naano yan guys, malusaw. So kapag nalusaw na yung snowbird, yung ano niya, yung usok niya guys, masarap po yan siyang singhutin. Oo, sarap po yung singhutin kasi nakakagaan po yan sa ating mga hininga. Oo, kapag may sipon ka, sinisinghot mo yung usok ng nilaga mo. Kapag nilagyan mo ng snowbird ay gagaan po ang iyong pakiramdam na iyong paghinga. So ayan, gayan ang iyong gawin mga jay. So ayan guys, o diba, hinahalo-halo ko siya. Andyan pa siya sa guys, sa nilagaan ko at hinahalo-halo ko siya. At habang hinahalo-halo ko yan guys ay dahan-dahan ko po siyang sininghot ang kanyang usok. Sobrang sarap kaya sa pakiramdam guys kapag nasinghot mo yan kapag may sipon ka. Ang gaan po ng pakiramdam mo at ang ganda ng iyong paghinga. Siyempre kapag may sipon ka, nahirapan kang huminga dahil sa sipon mo. Pero pag sininghot mo yan ay sobrang gaan po ng ating pakiramdam. So yan guys, so ano pa ang hinihintay niyo? Gawin niyo na ito guys kung ano. Pero guys, sabihin ko lang Hana, hindi po siya... Iba-iba po tayo ng iba-iba tayo ng hiyang. So may mga tao siguro na hindi hiyang nito. So hindi ko po siya maano na kung hiyang po siya sa lahat kasi tulad din ng medisina, meron ding hindi hiyang, meron ding hiyang. Pero kapag herbal kasi guys, para namang hindi siguro wala namang side effect kapag hindi ka hiyang dito. Wala namang mga apektuhan sa iyo, pero siguro yung iba kasi hindi na sabihin na hindi sila, hindi naman ako gumagaling, siguro hindi kahiyang, pero guys, gagaling ka talaga nito guys. Kung hindi man yan nawawala,
maiibsan ang iyong mga naramdaman. So ayan, huwag mo nang patagalin. Ito na ang iyong hinahanap at ito na ang iyong hinihintay na gamot na di mo na kailangang bumili, hindi mo na kailangan ng pera, isang ano lang, ayan. Pwede ka namang magtanim, guys, para kung gusto mo talaga, syempre, bibilihin kasi ito, guys, so pera pa din. So ayan, yung piraso pala ng lemon, guys, sa amin is 25 pesos po ang isang pirasong lemon. So ayan na, guys, dito na tayo sa pag-inom. Ayan, so, tapos ko na siyang singhutin, guys, at medyo malamig na siya. Masarap po siyang inumin kapag medyo mainit, guys, yung maaligamgam. Pero pag malamig na siya, masarap din. Pero mas masarap po siya kapag medyo mag-aligamgam po, medyo mainit-init. Masarap po sa tiyan at masarap po sa ating mga ano, dibdib. So ayan, so kung medyo naramdaman or naramdaman, medyo narinig nyo pa, guys, yung medyo paos kong boses. So syempre, hindi naman nawawala kaagad yung pagkapaos. Pero sa mga inirekomenda ko sa mga paos dyan, pwede po kayong kumain ng luya or parang ilagay nyo lang sa bibig nyo, ugum-ugumon, bisaya pa. Or ano yun, paano ba yan? So yun lang, guys, sana'y nagustuhan nyo at sana'y meron kayong natutunan sa ating for today's video. Hindi ko napatagalin pa. Maraming salamat. That's all for today's video. Thank you for watching. And don't forget to like, subscribe, and click the bell button para naman ma-notify kayo, guys, sa mga susunod kong video. Bye-bye, guys. And God bless everyone.